Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, sa ngayon ng pagdiriwang na ito, inaulitaan natin si San Blas, Obispo at Martir. Pag-iing ang pagtugon natin, na itulog natin sa nagalingan na dulot ni San Blas. So, kawarap mo maya yung ating po pag-prayer para po sa nalamunan. Itulog natin sa tulong ni San Blas. So, hindi na muna natin nagsasalig ito. At upang maging karapat-dapat tayong kamanang pagsisiya natin ang ating mga kasalanan at mga pagkakulang. Inaamin ko sa pagkakulang ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ang pagkakasasa sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkakulang kaya sinasama ko sa mga nagilipay sa lahat ng mga anghel at mga bagay at sa inyo mga kapatid ako'y panalangin sa Panginoon ng Diyos. Hawaan tayo ng mga pangyarihan, Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Ama namin, mga kapatid, tingin mo kami dumadalangin kay San Blas na yung martir. Upang kapayapaan at pagkakasundo ay makamta namin araw-araw at sa iyong paglingap sumapit nawa kami sa walang maling na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magkasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang kapatuloy sa mga tag-ibang bayan. May ilang gumagawa nito at nagpapatuloy sila ng manghen at hindi nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na para kayo na kabilinggo rin kasama nila. Gayun din ang mga pinagmamalupitan sapagkat maaari kayo may dumanas din ng ganyan. Dapat ay galing ng lahat ang pag-asawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikapit at mga nangangalun niya. Huwag kayong mukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pagkagag-agag na masasabi natin. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwal sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay. At tularan ninyo kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin ang magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking tanlaw, siya ay aking kaligtasan. Panginoon, aking tanlaw, siya ay aking kaligtasan. Tanlaw ko ay puod aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanina.
ang patulong mo at iyong alipin. Panginoon, aking Panginoon, siya ay aking kaligtasan. Magsitayo po tayong lahat. Every February 3,
kasunod ng kamistahan na paghahandog kay Jesus sa templo ng Jerusalem. O higit na kilala sa atin na kamistahan ng mahal na diren ng Kandilaya. So kaya po yung kagamitin namin mamaya ay pinasmasa namin kahapon sa kamistahan ng mahal na diren ng Kandilaya. Ito yung hinihingi natin ang pagalingin tayo sa ating mga karamdaman. Sa tulong ni San Blas, sino ba si San Blas? Ay bahagi po nito na tinatanggap ng simbahan na sa kanyang kamistahan ay meron tayong tinatawag na blessing of thrones, pagbabasbas ng mga nalapunan na atin po ginagawa every year. So si St. Blas ay bishop sa Armenia. Ngayon po, ang Armenia ay kalimitan ay mga Muslim. Ay huwag ko lang kung natitira pa mga mananampalataya Kristiyano roon. So, pinaniwalaan na si San Blas ay naging martir sa pag-uusig ni Emperor Lysias. Siya kasi noon na ang obispo na si Baste sa Armenia. Ito po ay obispo ng ika-apat na siglo, yung 500. So bahagi yun ay nilulungan natin. Sabi nga natin ay bakit yung nalamuna? Kasi po yung nalamuna. Ay makita po natin kung tawagin na punto ng mga doktor ay isa sa mga first line of defense ng ating katawan. Na kapag tayo ay nagkakasakit, ang unang tinitira ay ang lalamunan. Kaya kung minsan ay bakit kung minsan tayo magkasakit, sumasakit yung ating lalamunan. Kapag naramdaman natin yung may sumasakit na yung ating lalamunan, ito yung panahon na kinakailangan natin uminom ng mga gamot para tayo ay malakas. Sabi na natin, lalo-lalo na yung panahon na ito. Vitamin C, kasi nagmabago ang klima. Kanina, ay ng mga malamig, papunumot, tapos biglang magiginom, tapos malamig na ulit. Pero ito yung hindi ang dalangin natin sa tulong po ni San Blas sa mga banal na pagdiriwang ng misa o mamaya ng konti ay aking biblisal kung sino magandahin sa magpapasbas. At hinihin natin sa tulong ni San Blas na tayong pagalingin ng Diyos. Isama na rin natin ang ating mga mahal sa buhay na itinuturo. Nanawaan mo ay mapagaling sila sa kanilang mga karamdaman. Ipanalangin mo natin ang abahagi mo ng ating mga tao na hanggang ngayon ay nagdurusa sa kanilang mga sakit na hindi lang siguro sakit sa katawan. Kinakailangan natin yung maraming kagalingan ng karamdaman na nais natin hilingin sa parang may kapal. Maraming po kasi ang naramdaman mga sakit ng tao. Sakit sa katawan, sakit sa lalamunan, sakit sa memory. May mga pagkakataon na mayroon na yung mga alaala
na hindi natin makalimutan. So, kaya bahagi ang iba, makita natin siya siya. Kasi bakit? Ay, hindi sila makapagsalita. Hindi sila makakilos. Kasi may mga pangyayari na sila nabigla. At yun ay nagbibigay ng pagbabago sa pagkilos ng tao. Kaya kinakailangan din natin na ipadalangin. Marami pong ganun na nawawala sa kanilang wisyo. Kasi meron silang naranasan, meron silang nakita, meron silang mga bagay na kung saan inarinig na nagbulit sa kanila na matinding pag-alala. Nagkaroon ng dislocation, nagkaroon ng sarili, hindi nila malaman kung saan sila ilalagay ang kanilang sarili. Kaya ito po yung mga panalangin na ngayon dapat natin isama. Nawa po kayo sa dulog po isang gas ay magkaroon kayo ng kagalingan. Hindi lamang po sa lalabunan, kaya po sa panalangin nila, sa anumang uri ng sakit na maaaring maranasan natin, ay hilingin natin na tayo ay magalingin. Kasama na rin po, itulog natin sa dulog din po ng isang partid ang ating patron na tayo ay ipagsanggalang sa lahat ng karamdaman na maranasan natin sa dibdib na ito, maging sa karamdaman, sa Espiritu, ang tama rin po, First Friday. Alam natin ang lahat na ito ay nais ng Diyos na maranasan natin, nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kalayaan. Hindi lamang po sa mga sakit, ngunit maging po sa kasalanan. Kaya pa po patuloy ng pinag-iingatan tayo ng buong kapal. Yun yung huwag natin kalimutan na ayaw ibigay ng Diyos ang kagalingan sa ating mga kasalanan. Kasi nga po, magkaakibat yung kasalanan, kakabawan ng kasalanan yung karamdaman, kapahamakan, yan ay magkakasama yan. Pag nawala ang kasalanan, mapupura rin yung karamdaman. Mapupura rin yung kahirapan. Kasi yung inagulong ni Jesus, kaligtasan, kaayusan, kaginawahan. At sabi nga namin ni Ellen, higit sa nagalit, ang kaligayahan walang katapusan. Yun, na nais niya pamatid sa atin ang buong ni kapal. Kaya po, itulog natin sa pagkakataon nito na tayong pagalingin ng Diyos sa tulog ni San Blas.
Maglalim kayo mga kapatid ng mga pagahay na pinitawag ng Diyos sa pangangapanin. Kapag pinawa na po ang Diyos, ipagpapala sa iyong mga kapatid. Sa akunay at karapala sa atakoy na bono at sa buong isabay niya ang kapatid. Ama namin, ganito, kapagaling mo at mas masana ang mahalay, na nakahangkap ang pala, alamin ito ang aming iwasan niya na sa pag-ibig mo, na nagdulot ng tagumpay sa pagkakasakit ng sanglas. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasawa ng mga tayo. Amen. Sa inyo ang Panginoon. Asa niyo. Naaas ako sa inyong puso at Panginoon. Itinasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon. Salamat na siya ay pasalamang pa. Manaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamang pa. Ikaw ay lumingin ng sabili ng mga panangit at narangan mo sa kanilang kamutin. Binigyan mo silang buwara na ang araw-araw at tatuwag sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo sa Yesu Kristo, kami naliligid ng mga pananaw sa iyong mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap mo. Magaganap namin sa karamihan. Kaya ay isa ng mga anghel na nagsisiawin ng mabuli sa iyo mula ng humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kalangitan.
Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ang maging katawan at ito ang maraming Panginoon, Yesu Kristo. Bago niya pinagtig sa ating sa maluwag na maging handog, ginawang kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahami-hami niyo, biniabot sa mga mahalaga na sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan. Kanya ang dog para sa iyo. Thank you.
Nilinamin kami ang Diyas sa lahat ng masama, pagkaloob ng ang kapayapaan ng araw. Iligtas sa kasalanan at iloob sa lahat ng kapahamakan. Samantala namin pinarabi ka ang dakilang araw ng pagkapahayaw ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Panginoon, hindi ako karapat